Yeah. Mag-share na lang din po ako. Kasi, actually, sa Pinas, siguro kasi religious yung family namin, especially yung lola ko. And yung uncle ko supposed to be magpapari siya. And then nangyari kasi is yung lola ko ayaw, at saka ng lola ko ayaw nila magpari yung uncle ko. So what happens is yung uncle ko parang ano kasi siya, ano siya sa scripture, sa Bible. So yung sa Catholic na sa Bisaya kasi hindi ko alam kung ano yung sa Tagalog, yung pangulo sa liturhiya. Oh. Which same as kay pastor, yun yung ginagawa niya sa chapel. Kasi sa Davao, in every barangay, meron kami mga chapels. So, since elementary, although dati nung bata pa kami, Paris Pastoral Tapos nung bago yung, di ba Saturday, Sunday yung mass ng Catholic. So, pag Saturday, ginagawa kami mga bata, pinapalinis kami sa chapel, pinapadala kami ng bulaklak. So, yun yung naging tradition ko nung bata ko. So, nung lumipat kami ng Davao City, which is with some circumstances with sa regarding sa papa ko. So, nalipat kami ng Davao. So, doon ako nag-aaral ng high school. Eh, yung uncle ko is active sa church. So, ginawa niya, kami dalawa ng pinsan kong magkakaedad, may 11 months na tanggap namin. Sabi niya, every Saturday, weekends naman kasi, kami yung magbabasa ng reading sa chapel. Every Saturday before Sunday. Eh, yun na yung nakabisnan ko na every Saturday magbabasa, and then Sunday magsisimba, ganun. Hanggang sa nag-college ako, nag-aral ko ng nursing, time-consuming kasi yung nursing eh. Like, ano ba tawag dito? Mawawalan ka talaga ng oras minsan sa ibang bagay. So, kailangan mag-focus sa pag-aaral kasi nga, palaging sabi, mag-focus kasi mahal ang tuition. Easy ma, 24K yung first sem mo. Kailangan ko talaga ipasa. So, palaging sasabihin palagi na mag-focus, huwag hinigaw, huwag matalamlay, wala lahat. Yun, ganon ka-strict. And ang papa ko, strict din talaga siya. Kaya takot na takot ako. And nung graduate ako, and hanggang sa nagpasok sa hospital, for a year, nagpasok ako sa hospital. Nag-ICU ako. Neonate ICU. Doon, talagang nasubukin yung faith ko kay God. Kasi nga, ang toxic ko, literal, yung namamatay naman ng lima, apat o limang bata sa isang shift. Ay, naiyak ko na ako. And sabi ko talaga na, before ako magpapasok ng duty, pumunta ako sa chapel ng hospital namin. Kasi sabi ko, Lord, ano ba to? Hindi ko kaya sa bigat ng puso ko na magsi-CPR ako ng baby, and then hindi ko ma-revive, di ba? Tapos mata po yung paa, yung mata. Sabi ko talaga, sabi ko talaga doon, yung profession ko, hindi siya professional, it's a calling. Sabi ko kasi kaya, minsan nasasaktan ako pag sinasabi lang, ano ba yan, nurse, natulong lang yan eh, sasabihin. Kaya sinasabi ko, kasi kaya, minsan na nga tumatayo ako, sinasabi ko, oo, katulong kami, but we are dealing with lives. Sabi ko, talagang, hindi ka sa pakiramdam pag namamatayan ka. So, ginawa ako, ikaibigan ko, sabi niya, try natin mag-abroad. And supposed to be, hindi talaga ako ready mag-abroad. And, sabi ko pa sa kanya, in the middle, parang katapusan na ng journey namin ng mag-a-upload kami sana. Sabi ko, hesitant akong lumabas. Sabi ko, kasi feeling ko hindi pa akong handa sa responsibilities. And hindi akong handa na mamuhay ako ng mag-isa na wala yung mama at papa ko. Kasi nga, hindi nga ako naglalaba palagi sa bahay. Struggle yun kasi nga,
siguro ganun talaga pag maalaga yung mama mo tsaka yung family mo. Talagang maalaga yung mama ko eh. So, eh nag-guilty ako. Sabi niya, ay, hindi ka pala tutuloy. Wala daw siyang kasabay na magsa-Saudi. Ano yun? Yung worry niya na aalis siya ng Pinas na mag-isa siya. So ako naman, kasi inimbita niya ako, so, sabi ko sa mama ko, na, nasasaktan naman akong narinig ko yung sinabi niyang hindi na lang siya tutuloy dahil wala siyang kasabay. So sabi ko sa papa ko, ano ba? Tutuloy ba ako? Hindi. And sabi ng papa ko, it's up to you. Sabi niya gano'n. Sabi naman, nung simula lang graduate ako, meron ako free will to choose whatever path I will go. So, supportan pa rin ako ng family ko. Ganun naman sila. So, yun. Para kasi, yun yung naging reward ko. Kasi, naging masunurid daw akong anak. Like, studies first. Walang love life. Walang ganun. Walang bilihis. Ganun. Yung parang, nung aalala kong high school ako, cellphone na gamit ko pang text ng mga kaklase ko, cellphone ng mama ko. Nagka-cellphone na ako is ano, first year, second sem college. Saka ako nagka-cellphone ng akin. Kumbaga, lahat ng transactions ko with other people, it goes with my mother, yung ganun, dadaan sa mama ko. Nakikita lahat ng mama ko. So, ganun. Pero, thankful ako sa ganun ka-strict na ano, kasi it molds me for who I am right now. Tapos, ano ba ba? Hanggang sa nandito na nga sa Saudi, tapos hindi ko naman inaasahan na ganun pala yung madadot na. Yan ang culture shock ako. Sabi ko, parang walang tao sa labas. Sabi ko, yung pangulang natin ko dito. Bakit yellow yung ilaw nila? Bakit walang tao sa labas? Tapos, takatakip yung mga mukha nila. Sabi ko, takatakip yung mga mukha nila. Tapos, nung lumabas kami sa, nagpunta kami ng pandas, katita yung mukha. Tapos, grabe pa katita. Sabi ko, bakit siya tumititig sa akin? Kumangan ako sa mga sabari ko. Sabi ko, na culture shock ako. Tapos, palagi bili ng kuya ko na mag-iingat, huwag aalis na mag-isa. Hanggang sa, minsan na pag-ano, kasi nung una, hindi pa naman delayed yung sahod namin. Hanggang sa dumating yung panahon na, delayed na palagi yung sahod namin. So, siguro kasi ako, achiever kasi ako simula nung bata ako. And, yung naranasan ko dito sa kumpanya namin, na feel ko yung failure ko. Like, oh my God, pag nalaman ng family ko na ganito yung nararanasan ko ngayon dito, it makes me feel like, failure ako para sa kanila. Parang, nasaan na yung charming alam namin na umaangat, ganon. Yung parang, pag high expectations yung mga tao sa'yo, like, pag nakita mo yung sarili mo, ay, hindi ko naabot yung ganito. So, feel like, ay, ang failing naman ng buhay ko. Yung ganon. Yes, minsan ako question ko yung Panginoon, bakit naman ganyan? Like, yung iniisip mo na, sinasabi mo na lang na ginagawa mo naman lahat, pero parang hindi mo naman na maabot. Siguro doon na lang naramdaman ko na parang all for one year na nandito ako, lumayo ako sa kanya. Like, hindi na ako nagpe-pray palagi. Yung tipong guilty ako doon sa pray na, yung generic prayer, yung ulit-ulit na lang na ganun. So, ganun yung nangyari. And yung dumating na si Dr. B dito sa Riyadh, yun, na-invite siya na pumunta dito sa church. And then, actually, to be honest, yung naramdaman ko talaga sinabi niya may church, sabi ko, ha, may church dito? Sabi ko ganun, takot talaga ako. Natakot ako. Sinasabi ko yun kay Erin, natatakot ako sa mama kasi ko, alam ko naman na strict dito. Tsaka, alam kong, siguro, bawal talaga yung ganito. Sabi ko, hindi ba ba yan bawal dito? Sabi ko, natatakot ako sa mama sa mga ganyan. Nung mga earlier talaga, natatakot talaga ako sa mama. Knowing na medical secretary ako ng branch namin. So, pag nalaman na umalis kami, hindi kami nagpaalam. Kahit na lahat kami may kasalanan at ako yung sasalo ng lahat ng sasabihin ng mudir namin. So, yun, kaya minsan, nagsisinungan ako, oh, pupunta kami ng Batha. Tapos na naman kami dito. Kahit ano-ano na lang pinapaalam namin para lang maka... Pero kalauna,
parang na, nawala na yung takot na umalis, umunta dito. Kasi, oo, struggle talaga yung mararamdaman mo kasi na, nakakatakot na labas, na gano'n. Kasi nga, sa ibang branch, sa lalo na sa main branch kung saan ako galing, nakakantado kasi sila doon, takot talaga silang lumabas. So, dito na nakakalabas kami nga. Sobrang bait talaga ng Panginoon na kinaya niya kami makalabas. And nung kalaunan, nawala din ako dito, di ba no? Hindi na din ako pumupunta. Siguro kasi everyday, morning duty ako. Tsaka hanggang 11 na naman. Eh, napapagod. Tapos yung parang, yung only rest day ko is Friday. Na minsan, nakakapagod talaga bumangon, gano'n, parang gusto mo lang magpahinga, masakit yung katawan mo, kakatayo, kakasaksyon sa pasyente, gano'n. So, kailangan pong maglaba, so yung araw na yun, minsan gusto kong matulog na lang. Hanggang sa umalis si Doktora P, eh alam ko gusto pumunta ni MJ dito. Sabi niya sa akin, pupunta ako. Tapos iniisip ko, nung una, yung reason ko nung pumunta ako dito is, sige nga, samahan ko na si MJ kasi kawawa, walang kasama. Kasi naman siya pwede lumabas na siya lang mag-isa. Wow. Ganon. Tsaka pag-uwi niya, pwede lang pagpunta dito kasi may susunod. Pero yung pag-uwi, siya lang mag-isa. Sabi kong ganon. So, sumama ako sa kanya. And yung feeling na pag pumunta ako dito, yung gaan ang pakaramdam ko. And sabi ko na kahit na sa konting oras na nandito ako, yung panatag yung utak tsaka ng damin ko kasi ala lang, ang happy lang. Yung post ko kasi lang nasabi ko, it's amazing to be surrounded with people who loves and care. Yung amazing people, tsaka yung nag-care sa'yo. Yun yung naramdaman ko dito. Thank you. Thank you.